Ngayong linggo sa programang Kapuso Mo Jessica So, mga kapuso, ay malalaman natin kung anong klaseng halaman ito na inaalagaan sa may mga bahay. Itinuturong sa nidaw ng pagkamatay ng aso at pagkakasugat-sugat ng mga kamay ng isang plantita. Anong halaman nga ba ang tawag dito? Sabay-sabay nating alamin ang kanyang istorya. Narito ang kanyang mga ikinuwento. Matagal na niyang alaga yung halaman. Narigalo sa kanya ng kapitbahay namin. Isang umaga napansin namin ginangat-ngat ng aso yung isang tanim niya. Nilagay niya sa mga paso yung iba dahil nangihinayang siya doon sa halaman. Umingi pa sa akin ng kutsilyo para putulin kung pinaka-puno. Kinabukasan sabi niya makati at mahapdi na yung mga kamay niya. Nagtubig din yung mga kamay niya. Sabi niya parang nahigad. Pero hindi higad eh. Dinala na namin siya sa ospital, sobrang sakit na daw kasi hindi niya masara yung mga kamay niya. Ito ang sinabi ng kamag-anak na nagkasugat-sugat ang kamay dahil sa halaman. At ito pa ang isang istorya. Pagka-uwi namin, nakita namin yung alaga namin si Kenny nasa tabi ng halaman. Hati na sa gitna yung laman. Parang nabali na siya. Sa bibig ni Kenny may mga maliliit na peraso na galing sa istok ng halaman. Saka yung katas ng plant mismo nasa bibig niya. Nagkaroon siya ng irritation. Sobrang magang-maga yung bibig niya. Parang nangihina na siya. Gusto na niyang humiga. Gustong-gusto na niyang uminom ng tubig, parang nauuwaw siya. Tuwing iinom na siya, parang masakit. Sobrang mahirap knowing na wala akong magawa sa alaga ko. Ito ang sinabi ni Veronica, ang namatayan ng poor baby dahil sa halaman. Mamaya ang gabi, mga kapuso, ay tuklasin natin kung ano nga bang klase ng halaman ang talagang mapanganib, di umano, sa naturang may-ari ng halaman na ito dahil siya ay napahamak maging ang kanyang alagang aso. Sabay-sabay nating tutukan yan, mga kapuso.